Hi guys, welcome to June's Delight. So for today's video, gagawa po tayo ng super moist chocolate cake. So yung unang gagawin po natin, mix po natin yung lahat ng dry ingredients sa isang mixing bowl. Haluin po natin ng mabuti ang mga dry ingredients bago tayo maglagay ng wet ingredients. So ito na, nalagay na po natin yung mga wet ingredients. So haluin po natin gamit ang mga kamay. Kasi manual lang po yung gamit ko. Hindi po ako gumagamit ng mixer. Kasi mas dito ako prefer. So nakokontrol ko rin yung pagmimix niya. So ayan, hinalo-halo po natin hanggat mawala po yung buo-buo. Ayan, haluin lang natin. Tapos i-rest po natin ng 3 to 5 minutes bago natin isalin sa baking pan natin. Ayan, pagkatapos na natin i-rest, sinalin ko na sa baking pan gamit po ang 9x3 na baking pan. So isang salangan lang po ito yung lulutuin ko. Ibibake po natin ng 40 to 45 minutes. Pagkatapos maluto, i-rest po natin ng 4 to 5 hours para lumamig bago ipasok sa ref. So bago po tayo magpatuloy, i-share ko po muna sa inyo yung mga produkto ko. So ito po yung chocolate overload cake. Yung pangalawa, red velvet cake po. Ito naman po ang Obi cake. At ito naman po ang Obi Makapuno cake. Ito naman yung Dulce de Mango ko. At ito rin, Dulce de Mango. At ito naman ang Dulce de Leche. At ito naman yung pinaka-latest kong chocolate cake na heart shape. So ayan po, after ma-chilled overnight na ang base natin, yan po, magpo-frosting na po tayo. So white lang po yung gamit ko kasi yun ang request ng customer, white lang po yung icing. So magdidepende po kasi ng customer kung ano pong request nila na kulay, so yun ang gagawin ko. So ito white lang muna. At pagkatapos po, magde-design na po tayo after natin pakinisin yung cake. Simple lang po yung design natin kasi simple lang din yung reference. After sulatan, ayan na po ang finished product po. Sana po'y magustuhan nyo. Maraming salamat.